budget na naman, kulang. Mag-sacrifice na naman. So, isang tip lang po yun. So, isa yun. So, para magkakasya. Ayun na kay Brother William, natutunan may isang kong tip na nakuha rin sa kanya. Sa isang itlog lang. Okay. Sa isang itlog, sa isang pamilya, isang dosina tayo, pwede itong kumain. Sa isang dosinang tao, sa isang itlog lang. Yan, yung simulan. At yun, ay gagamitin po rin yan. Maganda nga pala. Kaya sa isang dosina, ang kakain isang dosinang tao, sa isang itlog. Yan, sa pagtitipid. Yan ay sekreto kung magkasano yan, tipin yan. May control. Self-control. Sapagkat lahat ng nandyan sa harapan mo, pagka, yan, talagang gustong nagtakan yan. Pero kung wala naman kasya eh. Kasya. Ayun yung amo ko dati, si Dr. Alba eh. Tusin mo, walo kami sa isang pamilya. Walo kami noon sa ano. Ang late nito sa ilan. May sobra pa. Nadagdagan kami ng dalawang tao. Yun pa rin yung saingan, hindi pa rin nagdagdagdag, hindi lumalaki yung saingan. May sumusubra pa rin. Nadagdagan po ulit kami ng tatlo, naging lima na yung dumagdag. Abay kasiya pa rin, yun yung saingan. Bakit? Kasi nagkakahiyaan ng kumain. Kung ano lang nasa harapan na yun, yun na lang talaga kasi. Wala nang dagdag, alam naman nila kung wala nang makukunan na runa. Di dadagdag yan. Kaya, nagkukontrol na. Self-control. See? Eh kung makita natin marami pa pala ko, ay pabalik-balik yan. O maaaring ang iba, ugali, pag maraming pagkain, kukuha ng marami. Bundok. Di po ba? Pagkatapos pala, hindi pala nakusunodahan ng lasa. Nasaya ngayon. Hindi na pakinabangan. Nasa sahali, dapat kumuha na lang ng kukunti at bumalik na lang kung kulang pa. Ay hindi eh. Mintalindan natin kung minsan ganyan eh. Walang control. Walang self-control. Kaya dapat self-control. Yan, para tayo po may tatabi. Eh, yan yung isang sekreto ko. Na kapag tatabi tayo, self-control eh. Yan. Pawis, katakot-takot na lumalabas araw-araw, walang problema, pabor. Bakit? Kinakailangan talaga tayo ng papawis. See? At tubig rin, inom tayo ng tubig araw-araw. Kasi yung iba, nandun sa gym, nagpapapawis. Ha? Nagpapawis. Pero may bayad. Ako, wala kong bayad, ako binabayaran. See? Ako yung nagpapawis araw-araw sa trabaho ko, nagpapawis ako, pero ako binabayaran dun sa gym, ikaw magbabayad. Monthly. See? Para lang sila'y mapawisan. Ay bakit yung kailangan pa natin? Kaya sabi ko, sa walang katuluhan, mga anak, huwag na kayo mag-practice-practice na kung ano pa riyan. Ayan, huwag igiban. Pagsisipag lang ka, huwag i-practice. Papawisan ka, practice. Yes. Yan. Yeah. Eh, basketball ka naman, mapilayan ka pa riyan. See? Eh, pero hindi ko ano yan na masama yan. Okay. Okay. The last verse. Inuulit ko po, mga kapatid. Discipline. Very important discipline. Sa opisina, sa ating tahanan, at home, at office, any country, kinakailangan talaga ang disiplina. Kung walang disiplina, wala pong saysay. Ano mang bansa, kaunlad ng isang bansa, walang disiplina, wala pong kaparakan, walang kwenta pagka walang disiplina. Sa iglesia, kailangan bang disiplina? Very, very important ang disiplina sa iglesia. Importante po ang disiplina, mga kapatid, sa iglesia. Unang-una, sa ating mga kalalakihan na tumatayo dito sa harapan, disiplinahin natin ang ating sarili. Sa anong bagay? Maaring sa ating kinikilos. Sa ano pa? Atay. Kaya nga sabi ko sa guard, sabi ng aking mga tauhan, number one, proper uniform. Bakit proper uniform? Kasi may uniform na hindi proper para sa guard. So, kinakailangan proper uniform. Tayo ba'y kinakailangan na may proper atay? Yes. Kinakailangan may proper atay. Tayo ito. Yan. Eh, paano kung halimbawa tatayo tayo sa pulpito, hindi proper yung ating atay. So, hindi angkop. Wala tayong disiplina.
very, very poor discipline. So, kinakailangan tayo po ay disiplinado. Sa mga kababaihan, mawalang galang na po. Huwag kayong magagalit sa akin, sabi ko. Pero ito po ay sabi niya, pinapaksa natin may kaugnayan sa disiplina. Sa pagdala ng kasulatan, kasi kinakailangan ay disiplina sa iglesia. Yan. Ano ang layunin ng sabi nga ganoon ng disiplina? Kung bakit kinakailangan ng disiplina sa anumang bagay, higit lalo sa iglesia. Kasi upang maingatan ang iglesia, sabi nga ito'y hindi madumihan. See? Ano pa, sabi nga noon? Ang iglesia, sabi nga noon, sabi nga, ang purpose noong discipline, sabi nga, to save soul. Para mailigtas ang ating mga kaluluwa sa pagsunod natin sa disiplina. Eh kung wala tayong disiplina, maaaring mawala kayo. So, kung kami mga lalaki ay merong proper attire, dapat po tayong mga kababaihan, meron din proper na kasunutan. Sabi ganun. Kasi tulad niya po, kinakailangan talagang